Dalawang ulam po itong ibabahagi ko sa inyo, ha? Ito po yung hiling ng iba. Gumawa daw po ako ng pambaon-baon sa trabaho, lalo na yung panggabi. So narito po ang pitso ng manok na wala ng buto at wala ng balat. Tinapataba ko lamang ito. Nagbati po ako ng itlog. Dalawa pong itlog to. Pagkatapos eh, nilagyan ko po ng mayonnaise. Kahit ladies choice chicken spread eh, ilagay nyo. Pagkatapos pong matunaw yan, ganito po ang gagawin natin. Yung pong ating manok, eh, ilalagay po natin sa harina, pagugulungin. Pagkatapos po, ilalagay natin din eh, sa ating binating itlog na merong mayonnaise. O pagkatapos po niyan, eh, ilalagak natin din eh, sa ating mumu ng pandesal o breadcrumbs. Isang kamay na lang gamitin nyo at yung isa'y malinis. Kasi po, ang gagawin po natin ay ipiprito po natin yan. Tatlo po ang aking ginawa. O, mainit po dapat ang mantika nyo, ha? O tsaka nyo po iprito. Depende po sa kapal kung gaano katagal nyo ipiprito. Pag mainit na mainit pa yung pantika, eh paliguan nyo yung ibabaw para mapadali po kayo ng pagpiprito. Makikita naman yan, it matutusta. Ang pagtataw nyo, mag-ingat po kayo, baka tumilansik, masaktan po kayo. O yan, gawin nyo po talagang brown. Huwag po masyadong malakas na malakas ang mantika dahil ang mangyayari po nyan, eh, hilaw po yung loob. Luto yung ibabaw pero yung loob ay hilaw, hindi po maganda. O ngayon, yung natira po nating itlog, edi syempre, ano gagawin natin dyan? Edi batihin po natin. Pagkatapos eh, ayan, mainit po ang ating kawali, lagyan po natin ng konting mantika at saka gawin nating omelette at nang hindi masayang. O, ilang pirasong itlog lang po yan eh. O, yun na po yun. O, ganito po ang sarsa, dalawang kutsarang hoisin sauce o kaya oyster sauce, dalawang kutsarang sesame oil para magkalasalas na naman yung ating almusal o yung baon sa trabaho. Lagyan po natin ang pamintang durog. Yan na po yan. O pagkatapos, ihanda na natin ang babaunin ni sir. Ganito po, hiwain ng maninipis ang ating omelette na ginawa. Pagkatapos po, syempre, lalagyan nyo ng kanin ng container. Pagkatapos po, ilagay natin ang omelette at ilagay na po natin itong ating hiniwang maninipis na manok. O ganun po yun. Ayos na ayos, di po ba? O wag muna po kayong aalis at dalawang ulam ang ipinangakong ibabahagi ko sa inyo. Lagyan po muna natin ng sarsa itong ibabaw ng ating manok bago po natin itakip yung container. Bago po ipabaong keser, lagyan nyo po ng sibuyas na mura yung taas. Naku po, mapapamahal kayo talaga ng matindi keser. Pagdating yan eh, makahaligan kayo sa sarap. Mahal na asawa, narito na ako. O, ito na po ang pangalawang ulam. Timplahan po natin ito ng isang kutsarang toyo at ng isang kutsaritang paminta. Lamasin po natin yan para kumabit yung lasa. Painit po tayo ng konting mantika. Lagay na po natin itong manok. O, papupulahin po natin yan, ha? Huwag niyo pong itatapon to. May gagawin tayo dyan mamaya. O ngayon, mapula-pula na po ito. O, lagay niyo muna dyan, ha? Hilaw-hilaw pa po yan, ha? Piprito ko muna itong ating sariwang kabute. Kung nasa lata po, ang gamitin niyo, siguro mas okay. O, ito, 3 minuto ko na po itong niluto. Hahanguin ko na, ha? Matubig kasi kabuti, eh. Sandali lang. Lalagyan ko ulit ng katitik na mantika. Pupulahin po muna natin itong ating patatas. Palagay ko, okay na to, mapula na eh. Mainam po yung niluto muna natin ng patatas, ipinrito. Yes. Kamihan natin ang bawang. Lalagyan ko na po ng sabaw. 2 tasa ng tubig to. Pampalasa. Chicken cube, kung ayaw nyo, okay lang. Wala pong pilitan. Konting paminta. Takpan po natin. O, kumukulo na. Ilalagay ko na po itong ating manok para tuluyang maluto. Hilaw-hilaw pa yan, may dugo-dugo pa nga eh. O tapos, ito pong pinagbabaran, isama na natin. Ganon. Sara natin at ayaan natin maluto yung ating manok. Hinaan po natin ang apoy. Katamtaman lang ang lakas. Sandali. Titimplahan ko na po ng toyo. 2 kutsarang toyo po yan. Ilang dahon ng toyong laurel. Tsaka po natin takpan. Tingnan nga natin. Malapot na rin yung sabaw. Tama-tama, hindi nalalagyan ng cornstarch. Sandali muna, ililipat ko po muna itong ating manok sa isang lalagyan. Ang malukong. Buti na lang, 2 po ang aking malukong na ganito. O ganire, binuksan ko ulit yung apoy. O ibalik natin ulit sa pagkapakulo. Lagyan ko po ng katitik na asukal, ha, pang balanse. Ketchup, 2 kutsarang ketchup. 1 kutsarang butter. Tikman nyo na. Naku po, ang sarap. Ibabalik na po natin ang ating manok. O, ito, isasama natin yung konting sarsa. Pakukuluan po natin yun ng konti. Sama na rin po natin itong ating patatas. Sunod nyo na yung kabute. Haluin po natin ng sandali. Yan, para magkasama-sama. Naku po, ang sarap.
Luto na kasi yung mga lahok natin eh. Luyas na mura, para maganda. Yan po natin ang katitik na keso, para maging creamy ng konti. Katitik lang. Ako po yung nagbabasa ng mga isinusulat nyo. At sa inyo po ako nakakakuha ng mga idea kung ano lulutuin sa susunod. Mga simple, madaling hanapin, ang Ricardo, hindi may kamahalan. Yun ang gusto nyo, di po ba? O si Ron Bilaro po, sa susunod ulit.